So, sa ibang lugar, wala pa. Wala pang nagaganap ng mga presentation sa inyo pa lang. So, advantage po kayo dito. Narinig na ako ng iba na nag-share kung ano yung mga dinaanan namin na dinaanan ko, pamilya ko. Wala na tayong oras at nag-signal na yung... Pero gusto ko pong i-share sa inyo, ang core values po ng company ay to do what is right, just, and fair. Ayaw ko na po dati sa network marketing kasi exposed ako. Alam, nakita ko ang dark side, bright side. Ang dark side yung lying, hiding. Ayaw ko na sa ganong kultura. Kasi hindi rin tayo de-bless ng Panginoon sa hulihan. Hanggang sa pagsasangisin ko, nakita ko sa Proverbs chapter 1, verse 3 sa NIV version, yung advice ni Solomon na sa magandang buhay, magkaroon ng magandang buhay, always do what is right, just, and fair. Yung first company, in-embrace po namin yung core values na yan. Paano namin in-apply? Nung first anniversary ng company, sinabi ko po sa kanila na kung ano ang para sa mga distributors, dapat matanggap ng mga distributors. Kung ano ang natira sa kumpanya, dapat makontento ang company kung ano ang natira. Dahil hindi siya just, hindi right, hindi fair kung pati ang sa mga distributors na para sa kanila ay kinuha ng company. Kaya lagi kong sinasabi, kasi po ang nag-initiate po ng sister company ng Hisupos Incorporated, ito pong pinresent sa inyo ay Hisupos Global. Yung una pong company ay Hisupos Incorporated. 7 years na po yun. Na maraming products. At marami po dito ang mga nakagamit ng mga products na yun. Yung Hisup Mineral Drops, yung Hisup Oil, yung Hisup Vitamin C. Marami po dito. Sinabi ko sa anak ko, kasi siya yung mahilig, tatlo po yung anak ko namin. Dalawang lalaki, isang babae, andito po yung isang babae ko, tinitrain ko din siya. Lesra kasama yung kanyang mga klase. So, ang lagi ko sinasabi sa kanila, always do what is right, just and fair. Ito po ay sa lahat po, ano? Sa lahat ng mga businesses na meron kami. Dahil bless talaga ng Panginoon yung unang company. I want to give glory to God at para ma-encourage kayo. Hindi po ako magaling, hindi po ako masipag ako. Lagi naman akong umuwi ng zero eh. Pero dahil sa I realized na kung bakit bumagsak ako. Dahil nasabi ko na sa inyo noon, bumagsak ako ng more than one decade na talagang hinap-nerap sa pera. But I realized na kung bakit ganoon dahil lumayo ako sa kanina. At sa pagsasaliksik ko, natutunan ko na kailangan meron akong dapat baguhin sa buhay ko. At na-realize ko din kung bakit na kailangan tandaan din natin ngayon. Kung kayo, kung gagawin ninyo ang business na to, kayo ang mga nauna, magiging downlines natin yung mga taga-ibang bansa. Try to imagine that. Pero gusto kong sabihin sa inyo, wag yung dito ang focus. Dapat ang focus nyo agad, makabuild kayo ng binary nyo. Nandun ang income. This will follow. Sigurado to. Kasi bakit lahat? Kung nauna ka na, lahat ang mapasok sa ilalim, sa gilid mo. Now, ang buhay may cycle po. May cycle talaga ang buhay. Na-realize yun. Pero nakasama ko dyan. Hindi lahat ng oras maganda. Merong cycle. Sa buhay ni Joseph doon sa Genesis, na nagkaroon ng 7 years of abundance, 7 years of famine, please, pag kayo ay kumita, save money. Pero ang purpose ng pag-save ng pera ay para may panggasos sa hinaharap. No. Save money and invest. Learn to multiply your money. Learn to multiply your money. Kasi kung itatago mo lang sa banko yan, talo ka ng inflation. Ang itataas ko sa inyo, at sishare ko rin sa inyo kung paano ko na-manage, very simple lang. Lahat po ito ang itataas ko sa inyo sa Word of God. Business ng company, ng Panginoon ang company, first company, nagkaroon po ng mga
group of companies. Hindi lang maraming product na hisop, pero group, naging group of companies din po siya. Nagkaroon ng hisop tracking services, nagkaroon ng hisop great works, construction supply, and general merchandise, hardware. Nagkaroon ng hisop land properties, magawa ng bahay po. Nakagawa kami laging apat na townhouse sa Montalban, Amity. Nagkaroon ng hisop mitsa, hisop grocery store, hisop Kamayan Grill at iba pa. Supplier ako ng bango sa tatlong isla. Sa Tablas, Roblon, sa Sibuyan. Tingnan niyo yung Facebook ko, naghahalaman din ako kasi walang mga nagbibenta ng mga halaman sa amin. Maraming halaman. Okay? At ito pa yung ginawa. Nasa quarry business din ako. May mga bangko. Okay? Dump truck, loader. At yan pong na yan, sinishare ko po sa inyo, it is because of God's grace. It's because of God's goodness. Amen. 57 years old ako, broke, as in broke. Kung ito ang zero, pataas, positive 1, 2, 3, 4, di ba? Bababa, negative 1, ha, 2. Ang utang ko hanggang dito. Sabi ko mamamatay na lang yata ako, hindi ako makabayad ng utang. But, look what God has done. 7 years na. 7 years na. And here again, my son Joe, nag-initiate ng Hisopus Global. At nalulula ako. Ako ang pasok ngayon, hindi kagaya ng dati na may mga problem lang. Hindi. Ang pumapasok ngayon, tingnan niyo sa Facebook. Tingnan niyo yung mga kung kakilala niyo na kung saan pumunta yung mga roadshow. I think God's hand is in our company. Ang matagalan ko ang ating plano dito. Hindi kayo kikita, hindi kayo yaman kapag na 2 years lang ito, 3 years lang ito. Naka 7 years na po yung company, na first company. Itong Hisopus Global, kung bibigyan tayo ng Panginoon ng another 7 years dito, wow! Pero sana hindi lang 7 years. Sana hindi lang 7 years. Tama ba? Kung maka 7 years tayo sa Hisopus, kung maka 7 years tayo sa Hisopus Global, ilang years na yung first company? 14. Na hindi naman natin tinanggal. Hindi naman natin, na, pag nabumibili sila, pag makakabili sila, pag ang commission nila, matatanggap nila. Wow! Kung may umaman doon, marami nagkabahay, marami nagkalupa, marami nagkanegosyo. Kung may, sa 2,998 ang entry po noon, bakit marami umaman? Kasi tumagal ang company. Ngayon, tingnan niyo yung logic nito. Mas mabilis ito. Kasi bakit? May 6,000, 12,000, 30,000, 60,000. Imagine natin, marami na sa 60,000. You can shorten your financial goal here. But please, meron akong makiusap sa inyo. It's not easy to manage the business. It's not easy. I want to ask you, please pray for us. Please pray for us na hindi kami magkaroon ng attachment sa mga material na bagay nito. Because I know the love of money is the root of all evil. Please pray for us. Please pray for us na maging good stewards kami. That's why my daughter, my wife, I tell you, please, let us live right for the people. We need to live right. We need to live a righteous life. Okay? For the people. So please, and also, I pray, and I ask you, please protect us also from people with wrong intention. Kasi pag nagkamali kami ng desisyon, damay din kayo lahat. Right? Please pray for us. I am very, very naingat, careful. Kasi malaking responsibilidad namin sa inyo. Sobrang laki. Sabi ko, anak, alam niyo po, hindi niyo ako nakikita. Kanina nandito ako, nagtutulong ako sa inyo sa upuan. Pero umalis na ako. Nandun na ako sa sasakyan, praying, God, I don't know what to do. Malaki ito kasi mayroon ng gusto pumunta ng ibang bansa, gusto mag-open. Lord, please send us good people. Good people. How can we manage this? So I'm asking the prayer of Solomon, Lord, give me wisdom. Give me understanding.
Kasi hindi po madali. There are thousand ways kung bakit magbe-fail tayo. But I do believe with God's mercy, with your help. So, responsibility, we are not here to take your money. We are here to become a blessing. Sana magkaroon ako ng center dito para tuloy-tuloy ang equipping. Kung sino yung interested na nagpakita na ng interest noon, mas maganda kaysa limited. Kasi kung equip kayo sa bagay na ito, madali kayong mag-build ng network. Pero I don't know kung how, paano natin masusustain yung ganito parati. Limited ang oras, maragang gusto, di ba? Kasi kayo yung magkukongker ng bansa at saka ng ibang bansa. So you need to learn the business. Study the business. Study the product. Study the marketing plan. And everything. A skilled person can finish the work fast. You need to equip yourself. Huwag lang kayo umasa sa mga applicants na hindi nyo kaya ipresent ang business yung pagkawala sila. Please, this is a real business. Hindi ito yung recruit-recruit lang. Hindi. You need to learn more. Okay po? So maraming salamat. Maraming salamat.